Pambubugbog ang inabot na isang sanggol na dalawang buwang gulang pa lang mula sa sarili niyang ina. Ana-arrest ng suspect umaming nakadroga. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. May malaking pasasapisngi at blakay ang dalawang buwang gulang na sanggol na ito nang iligtas sa mga barangay Tanod sa San Mateo, Rizal. Iminuestra ng isang social worker ang nakita ng marami at nahuli ng CCTV camera na pambubugbog sa sanggol tanghaling tapat noong September 16. Ang salarin, ang sarili niyang ina na umaming nakadroga noon. Nakapiit ngayon si Arlene Gonzalez sa San Mateo Police Station. Pag naalala ko po yung ginawa ko, nagsisisi talaga po sa nagawa ko yun. Babago na po talaga ako, ma'am. Promise po. Nabigla lang po ako. Padalas mo ba kayo mabigla? Hindi po, ngayon lang po. Nakadroga daw po kayo, ma'am? Opo. Burado na ang CCTV video, pero handa raw ang mga nakasaksing barangay Tanod at municipal social workers na tumayong complainant. Si Baby isinugod ng mga Tanod sa ospital. Normal naman daw ang resulta ng CT scan at chest x-ray sa sanggol, pero patuloy siyang inoobserbahan. Nakalabas na ng ospital si Baby at ibinigay sa kustudiya ng kanyang lola na ina ni Arlene. Wala ng black eye si Baby. Nagulat daw si Lola Lydia na ikwento ng kanyang mga kapitbahay ang nangyari sa kanyang apo at anak. Parang gusto kong durugin yung anak ko. Pumunta pa ako ng kulungan eh, natirang ko siya ng pagkain. Sabi ko, oh, ang ginawa mo sa anak mo. Nanay, pasensya na. Mainit lang talaga ulo ko. Payat na masyado siya. Tapos didian pa siya ng bonggan-bonggan nito. Eh, malakas dumede ito eh. Sa sobra siguro niyang asan, nisip niya yung binaling niya dito sa bata. Ang galit niya sa ama, binaling sa bata. Hindi siguro namin hahayaan na makasama pa muna niya yung bata. Siguro i-advise namin na mag-undergo muna siya ng rehabilitation. Yung father, nung initially hindi rin namin malocate, and based doon sa background check namin, hindi rin namin dapat ibigay sa kanya yung custody that time. May mga issue na ang father ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, pero yon ay hindi namin pa na-confirm. Tina Panganiban Perez, GMA News.